May mga taong hindi totoo sa'yo. Akala mo, okay sila pag nakaharap ka pero pag nakatalikod ka, iba pala yung sinasabi nila about sa'yo. Hi Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is your Gem in your Tarot Reader. So Air Sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you. So don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air Sign. Okay. Air sign, you have Five of Wands. A far sign, the Moon, a strong Pisces energy. Maaaring ang iba sa inyo ay involved sa Pisces. And Nine of Swords, an air sign. I'm sensing here, nag-struggle ka. Maaaring dahil sa mga taong nasa paligid mo. At some point, nai-stress ka sa kanila kasi hindi mo alam kung totoo ba sila sa'yo or nagpapakitang tao lang sila sa'yo. Diba? Sobrang stress. Sobra yung kakaisip mo. Because you have the Moon. Alam mo, nararamdaman mo, nafe-feel mo sa intuition mo, sa gut feeling mo na may nililihim sila sa'yo. Maaaring at some point, nafe-feel mo na pinagkakaisahan ka nila. And that kind of feeling is very stressful. At some point, di ka makatulog sa gabi kakaisip. Parang, bakit nila nagawa yun sa akin? Ano ba yung pagkakamaling nagawa ko sa kanila para gawin nila yun? May mga taong hindi totoo sa'yo. Akala mo, okay sila pag nakaharap ka, pero pag nakatalikod ka, iba pala yung sinasabi nila about sa'yo. Pinaglilihiman ka nila, kaya nai-stress ka. Kakaisip sa kanila. Let us see the Five of Wands in your energy. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. You have the Two of Swords, an air sign. And Nine of Wands, a fire sign. Sobra yung obstacle, struggle mo. Maaaring sa pagkakataong ito, meron kang desisyon na kailangan gawin para mawala na yung kaka-overthink mo. Sobra yung overthinking mo sa kanila. Parang ikaw na yung nagsasuffer eh. Naku-confuse, nalilito, naguguluhan. Di mo alam yung gagawin. Sa sitwasyon mo, huwag mo na silang isipin. Air sign. Kung alam mo na ito yung magdadala sa'yo ng stress, let it go. Kasi hindi ito makakabuti sa health mo. Isipin mo na lang na hindi lang sila ang tao sa buhay mo. Mayroon pang iba na totoo sa'yo. Hayaan mo na lang sila. Kasi ikaw lang ang lugi. Ikaw lang yung talo kung i-stressin mo ang sarili mo sa kanila. Diba? Kung iisipin mo yung mga sinasabi nila sa'yo, and so what? Don't mind them. Kasi may i-stress ka lang. Let us see the Moon energy for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. You have the Six of Wands, a fire sign. And Two of Wands, a fire sign. I'm sensing here, kaya kanila pinagkakaisahan dahil nagsiselo sila sa achievements mo. Nagsiselo sila sa atensyon na nakukuha mo sa mga taong gusto nila na ma-attract yung atensyon nila. Parang sa mga, kung ito ay sa trabaho, yung sa mga boss mo, di ba? Nagsiselo sila kasi iba yung treatment ng mga boss mo sa'yo, iba yung pakikitungo nila sa'yo,
Nagsiselos sila sa atensyon na nakukuha mo sa iba. Sa mga taong matataas ang katungkulan or posisyon sa buhay. Kaya ganun na lang yung reaction nila sa'yo. At some point, nafe-feel nila na you are well-rounded. You have two of wands. Very passionate, ang daming alam sa buhay, ang daming pwedeng gawin. Very wise, very intelligent. Kaya siguro, may mga nagsiselo sa'yo. Yung parang at some point, gusto nila na makuha yung natatamasa mo. Gusto nila kung anong meron ka. So that is not your fault. Huwag mong istresin yung sarili mo sa mga bashers mo. Diba? Andyan sila dahil nakikita nila na maganda yung buhay mo, maganda yung sitwasyon mo. Let us see the Nine of Swords in your energy, Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, you have the Ace of Cups, a water sign. And King of Swords, an air sign. You have the King of Swords with the water, with the Ace of Cups. I'm sensing here, air sign, there's a new opportunity of love for you. Kasi ikaw yung sincere, totoo sa sarili, King of Swords. Walang kinakatakutan, confidence sa sarili. Na-stress ka man at some point, kasi yung mga taong nasa paligid mo, pinagkatiwalaan mo, akala mo totoo sila. Kaya ka na-stress kasi binigay mo yung tiwala mo sa kanila. Tapos, ganun pala sila sa'yo. At least ngayon, mas wise ka na. You have the King of Swords. Mas matalino ka na. Mas alam mo na yung dapat mong gawin sa sitwasyon mo ngayon na hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala. Kasi may ibang tao na magti-take advantage lang sa'yo. Or gagamitin ka lang para sa kanilang benefit. Kaya huwag mong sayangin yung pagmamahal mo, tiwala mo sa maling tao. Huwag mong istresin ang sarili mo sa maling tao. Be confident sa sarili mo na hindi mo kawalan kung mawala sila sa buhay mo. Kung tuluyan silang lumayo sa'yo. Ibig sabihin nun, hindi sila para sa'yo. So do not stress yourself, di ba? Gawin mo na lang yung mga bagay na may magandang gawin mo na lang yung mga bagay na makabuluhan sa buhay mo, yung para maging productive ka. Di ba? Doon ka na lang mag-focus. Kung ano yung magbibigay sa iyo ng saya, happiness, contentment sa buhay. Focus on positive energy. Let go the negative energy. Let us see Oracle Guide, Angel Guide, give me some message, advice for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air sign, forgiveness. Alam ko na mahirap gawin, pero acceptance and forgive para makarecover ka, para mawala na yung stress sa buhay mo. Take action. Gawin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Mag-focus ka sa mga bagay na ika-a-uplift ng spirit mo, ikasasaya ng buhay mo. Just to wait for the perfect timing. Let us see. Oracle Guide, give me some message, advice for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay.
air sign, a time for healing. Diba? Forgiveness. Para mawala yung stress sa buhay mo. Forgive and heal yourself. Hold your vision and your dreams need a practical plan. Take action. Your dreams need a practical plan. So thank you, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.